Good day, everyone. I am Sir Aris Milan M. Manikis, your teacher in MAPE 9. Now, let's start our orientation for New Normal Education School Year 2020-2021. Simulan natin sa tanong na kamusta ka? Kamusta ka nitong nakaraang pandemya na wala tayong pasok? Ano yung pinagkaabalahan mo? Marahil ikaw ay nainip at na-miss mo ding pumasok sa eskwelahan, kaso hindi ubra. Kaya ito ang DepEd, gumagawa ng paraan para maging maayos ang lahat pagdating sa pag-aaral. Kaya halina at simulan na natin. And our agenda for today is all about grading system, house rules, and portfolio. Let us first tackle our grading system in MAPE 9. We have written works 20%, performance tasks 60%, quarterly assessment 20%, and a total of 100%. Ngayon po yung written works po natin, ano ba yung kailangan natin gawin dito para makakuha tayo ng 20%? Ang pagbabasihan po nito is yung last po ninyo, yung learning activity sheet. 20% po iyon. How about performance task? Ganito po kahalaga yung performance task kasi 60% po ito. Kahit ma-perfect mo yung written works tsaka quarterly assessment, pero kung bagsak ka naman dito sa performance task, mahihila po ito. Kaya kailangan ninyong gawin yung best ninyo pagdating po sa performance task. Kasi nga po, ang gine-gradean po talaga dito sa may MAPE is yung skills po ninyo. Ayan. Pagdating sa performance task, kaya po siya 60%. Doon naman po sa quarterly assessment, 20%, magkakaroon po tayo ng summative test at dito po ito kukunin yung 20% po na iyan. At ito naman po yung example po ng learner's progress report. Doon po makikita nyo sa unang box, descriptor. Outstanding, very satisfactory, satisfactory, fairly satisfactory, did not meet expectation. Then doon naman po sa grading scale, ayun naman po yung katumbas na grades po nito. Then dito po sa remarks, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, pass or failed. Pagka 100 hanggang 75, pass. 74 below, failed. Ayan. Number 2, house rules. Ayan, hindi porket online tayo, hindi na kayo susunod sa inyong teacher. Mas mahalaga ang disiplina ngayon kasi dito makikita kung masunurin po kayo kahit malayo si teacher. Ayan. Titingnan dito kung susunod ba o gagawin ba yung mga pinagagawa ni teacher. Ayan. Kung hindi kasi kayo gagawa, malamang failed ang makukuha ninyo. Number 1, wear proper attire in our online classes. Pag sinabi po natin proper attire, hindi ko naman po sinabi mag-uniform kayo. Basta ang kailangan nyo isuot pagka tayo ay nag-online, dapat yung may manggas, lalo na sa mga babae, then sa lalaki din, bawal pong magsando, bawal maghubad. Ayan. Dapat po kahit t-shirt man lang, kahit white t-shirt, mas okay. Number 2, avoid being late. Ayan. Bakit? Pinagbabawal lang late. Kahit noon naman, bawal yung late. Sir, paano po pag mahinay signal? Pag alam mo mahinay signal, humanap na agad ng malakas na signal para makapasok on time sa online. Then, ano ba kasi yung magiging problema pagka pa-late-late? Ikaw pa yung may ganang malakas magtanong na, Sir, hindi ko maintindihan, nahuli po ako. Ayan. Madidistract po yung ating klase. The number 3, I will check the attendance weekly via Google Meet or Messenger. Ayan, pagka hindi po tayo mag-contact sa Google Meet, sa Messenger po yung gagamitin natin para malaman po natin kung nag-online, ginagawa ba yung mga modules. Baka mamaya hindi. Nako. Number 4, sorry for the typographical error. Don't write anything in your module and learning activity sheets. Do your activities on a long pad paper or in any paper that I told you to use. Ayan. Huwag po tayo natin susulatan po yung ating module. Kasi po, isasaoli po natin ito. Magsusulat lang po kayo ng sagot sa long pad paper. Number 6, ito yung mahalaga. Mute your microphone but don't turn off your camera whenever we are having an online class. You may unmute your microphone when I ask you to answer. If you want to ask something, you may type your question in our chat box.
Huwag na huwag kakalimutan na i-mute yung microphone kapag ka mag o online. Then kapag sinabi ko lang na i-unmute mo yung mic mo, tsaka mo i-unmute. Kasi nga po nakaka-distract po ito ng klase. Kapag habang nagdi-discuss ako, tapos biglang mag-unmute ka, tapos kung anong tunog yung maririnig doon, madi-distract lahat. Hindi maiintindihan ko ano yung sasabihin ko. Then kung halimbawang may tanong man po kayo, kung may tanong kayo, meron naman chat box sa Google Meet. Doon na lang mag-chat para pagka pwede ko naman yung basahin kasi may mag-pop out doon at makikita ko. Kaya maaagaw yung attention ko noon. Kaya mababasa ko kung ano man yung katanungan ninyo. Next, number 7. You may send me chats, text messages, or even give me a call if you want to clarify or ask something about MAPE during MAPE class day and time only. Follow your schedule. Ayan. Kung may mga katanungan po kayo, sa oras ko lang at sa araw ng klase natin, dun kayo pwede magtanong. Kasi baka mamaya magtanong kayo ng ibang araw at ibang oras, alam nyo naman na meron akong ibang schedule nun at sila yung inaasikaso ko. Kaya dun sa time ninyo at oras ninyo, sa time at sa araw ninyo, dun po tayo o dun kayo magtatanong sa akin. Number 8. Use our group chat messenger for educational purposes only. Ayan. Iwasan po natin magkwentuhan dun sa may group chat natin. Baka mamaya kung ano ulit tinatanong niyo hindi naman mahalaga. Baka mamaya may pinosa kong mahalaga, matatabunan. Hindi makikita ng ibang classmate ninyo. Number 9, be responsible in using your social media account. I am monitoring you even in online. Ayan, baka mamaya kung ano-ano yung pinagpo-post ninyo, kung ano yung sinesend nyo sa messenger. O, iwasan po natin ito. Kasi baka mamaya friend nyo pa yung ating principal, makikita kung anong ginagawa ninyo through online sa social media. Nakakahiya. Ayan. Lalo't lalo na kung estudyante pa kayo ng school niya natin. Last number for our house rules. Number 10. Always pray to God. Find time for yourself and don't be stressed. Bear in mind that we are on this together. I will help you. You'll help me by simply obeying our house rules. And do your part for our section and your learning success. Ayan. Kaya kayo andito para mag-aral. Ayan. Huwag nyo isipin na i-stress kayo. Paano? Online. Isipin nyo, maswerte kayo at nakakapag-aral kayo. Kahit medyo, sabi nga, kasi ngayon lang yan eh. Kaya nahihirapan tayo. Pero pag nakasanayan na natin yan, madali na lang yan. At mas mabilis nating magagawa. Kaya wag nang magpo-post sa media na, social media na, stress, ang hirap ng online class. Ayan. Number 3, portfolio. Ano ba yung kailangan natin sa portfolio? Kailangan natin ng white folder, compilation of written outputs and other activities for every quarter. Observe neatness. Yung pong white folder natin, ito na po yung binigay ninyo sa advisor ninyo. Yun na yung ibibigay sa akin. Tapos gagawin po natin itong compilation of written outputs and other activities na ninyo every quarter. Yung mga ipapas ninyo, dun ko po ilalagay para maayos. Then, last, observe neatness. Ayan, pagka gumawa po tayo sa module, diba, kukuha tayong long pad, tapos dun natin isusulat yung mga sagot. Baka naman pwede na sana, pagka nagsasagot kayo, wag nang bura-bura. Ano? Ayan. Para hindi magulo. Mas magandang tingnan kapag mas maayos. Then discipline. Eka nga. Magpapas ka, gulo-gulo sa teacher mo. Nakakahiya naman. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you and God bless. Sana po yung mga sinabi ko po ay i-apply po natin para hindi po tayo mahirapan sa ating online class. Mas mabuti ng sumunod kesa sumuway.